5 seconds left. Anti-mage. Hello guys, welcome back. Nagbabalik naman po tayo para sa ating third and final game. Ito sa ating unang series of the day. Ako nga po pala si Issue together with your one and only. Ako naman po si Kuya Nick, pero nagpalit po ng damit si Issue rito. Nainitan ka? Oo, nainitan. Dami natin dito eh. Siyempre, of course, kung gusto nyo makuha ang inyong merch, ayan, the Army. Nike lang po, nike.com. Hindi, at ngayon, meron pa niyata silang Cyber, may nabili ka ba Cyber Monday? Tapos wala na. Pa. Wala. Wala ka hindi nabili? Mo ako sinabi yan eh. Cyber Monday, malamang Monday. Eh, wala nga sa isip ko eh, siyempre. Ako ba? Wala akong nabili eh. Ang tagal ng bonus eh. Sakit. Sakit. Pero tinamahan ako rito. Sakit. Eto na nga, game number 3 natin. Pero nakita nyo na kagad dyan. Brewmaster, pero again, TNC. The confidence on TNC side, picking Anti-Mage, second pick. Kanina, third pick ngayon. Oo. Second pick agad, ha? Next time, first pick na yan, no? Oo. So, first 3 bans ng Fnatic dito, IO, Taskar na naman. Mm-hmm. And then, Dazzle, yung kabila, tatlong pare-pareha simula nung game nila against Boom ID. Axe, Lone Druid, at saka Grimstroke. Laging ganyan yung ban nila. Oh. Pero may tiwala ako dito sa ano sa Rubik ni DJ. I feel like he could make something happen na pwede na patayin si ano si Anti-Mage. Kasi medyo greedy rin si DJ in terms of like farming, securing yung early blink dagger niya. So I think if he could get that early blink dagger, malaking punishment yon for the Anti-Mage. At saka alam mo kung bakit pa? Kasi pangatlong straight na laro ng DJ to on Rubik. First 2 games, puro Rubik din siya. And ngayon, Rubik na naman. So, aabangan natin yan. Pero question dito is, will Fnatic give the space to Anti-Mage to farm actually, di ba? Mm-hmm. Malalaman natin mamaya. So, ito na. Pack was ban. And inaantay natin. Sabog yung mic mo, Kuya Nick. O, ba't sabog daw yung mic ko? Hello, 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 hello. Try mo i-refresh. Oo, refresh mo, pre. Oh. Refresh lang na refresh, ha? The Faceless Void, good ban for the side of TNC. I think, I don't know, for some reason, just Faceless Void is too good sa ngayon. Kasi, yun nga, yung race band na kaya niyang pumalag yung attack speed niya and everything. Yun yung parang kulang sa kanya. Kasi kapag nag-MOM ka, it silence you, di ba? Tama. Mahirapan kang makapag-time walk out. Pero the race band, it provides you the attack speed that you needed. Meron ka rin dagdag stats para sa sarili mo, so medyo makunat ka rin. And also, yung Treads ngayon now has added damage. So, di ba, dagdag buff din yon for a Faceless Void user. Na medyo mahina sa early game, no? Yes. So, ayan na nga. So, Naga Siren, binandito ng TNC. Ang mga available na heroes dyan are Centaur. Di pa napipili. O nga, no? Medyo unusual yun, ha? Yeah, Centaur Phoenix. Centaur Phoenix, di pa napipili, no? They're going a bit different route dito sa laban natin. I mean, this is your final game, a first slot, di ba? Either magpapahinga ka na, or sasaba ka pa dito sa lower bracket natin. Ay, grabe naman. Ayun, no? Kala mo talaga. Ay. Ay, sino mas gusto mo yung isa? Yung isang kasama ko. Ay, okay. Okay. Pero nga pala, Sir Mike, please, magbabalik this Friday. Ooh, ano yun? Naglalaro talaga siya? Oh, Sir Mike, please. Ay, ano, sabi dito, si ano daw, si Julius daw, donate niya daw yung immortal niya. Seryoso ba yan? Oo. Oh, pero hindi, papagamit lang. Pero ano. Huwag muna, hindi pa siya andaro. Papayag daw siya. Okay na muna kami sa account mo, nabalansin mo na naman ng wins yun eh. Nabalansin mo na naman ang panalo yun eh. Na naglalaro ako, puro ancient na yung kakampi ko eh. Parang wala na ako sa divine bracket eh. Hindi na divine one yung mga kakampi mo. No? Ancient 4, ancient 5 na. Eto na nga po, Bane. Pinili rito. Kuya Nick, qualified na ba ang dalawang team? Ah, hindi pa. The winner of this game will qualify first. The loser will have to wait for the winner ng Mineski
and Boom ID. Yes. They'll face each other sa best of three for that last slot. Nice pick off. I mean, pick up na hero coming from Fnatic. Vayne, yes, can easily control anti-mage, mm-hmm, even with the BKB. Unang series pa ng ban natin to? Pangalawa. Pangalawa na. Mm. Oh, parang unang series, Boom ID. Boom ID. Oh, I see. Baka dyan, babaliw ka na. Hindi kasi parang, alam, awan ko lang, parang, hindi kasi dahil ang tagal, dahil na game 3 tayo, parang ang tagal ng mga games. Tama. So, eto, third pick naman ng TNC. Sino kayang can complement anti-mage? Shadow Shaman muna. I guess pang lockdown nila sa Brewmaster dyan sa offlane, kung iwa-offlane man nila to. Oo. Ayan. So push na rin. Kumbaga ito yung ganito yung naging momentum kanina, 'di ba? When they pick anti-mage, they have the tusk, the ogre magi. Ayan. Ewan ko lang kung Lich or Shaman din yung pinili nila doon, but a lot of active hero sa side ng TNC. Yung four heroes nila was very active, engaging dun sa ano na. Kung ka kanina. Yeah. Pero if you're on the Fnatic side, you saw anti-mage. Ano yung mid at saka core na akin na hindi mahihirapan against an anti-mage? It's a good question. Tingin ko si ano, kaya pumalag pa rin yung TA dito. Templar Assassin pa rin. So yan, Phantom Assassin na naman. Nakita na natin kanina yan. Nung Boom ID, yes, ang gumamit niyan si Pervian, di ba? Yes. So, let's see kung paano diskarte. Pero ito rin yun, no? May Brewmaster din sila nun sa Phantom Assassin. Pero yung Brewmaster kanina was support. Sabagay. Ayan, Templar Assassin, kinuha ng TNC rito. Mm-hmm. They are now staying away from the two utility composition. Instead, will now go for the two big cores. Hindi lang not any decent cores, ha? Pero talagang, ano sila ulit, ha? Heavy physical damage na naman dito yung TNC, ha? Kaya nakita natin si Kuku nag-dagon build, E-Blade dagon sa Ogre Magi niya. Kasi they need a hero that could burst down, Phantom Assassin. Tignan natin kung ano yung magiging final hero dito ni Kuku. Sabi ko, sana pack na ba na pala si Pak? Oo nga, pwede sana pack eh. No? Mm. Kumbaga, utility talaga kailangan eh. Can easily control the team fight. Centaur, I think, is a possible choice. Pwede. Centaur. Yeah, malaking bagay din yan. Kasi, as you can see for the support, Lich and Shadow Shaman. Shadow Shaman can control yung mga heroes, but not the team fight itself. Yes. Wherein TA and Anti-Mage should have the way na makapag-free hit sila. Yeah. Di ba? So, initiation, for sure. Kailangan nila dito. Ano kaya magiging hero dito ni Kuku? Pero, Haskell? Yeah. Hasario, yung mayario. Bakit? Aha, sabi ni Dog, okay lang, donate immortal niya. Laro in Divine. Laro ang Divine naman daw siya. Habang, ano bang rank ni Kasahari? Si Kasahari? Oo. Tanong mo kay Kasahari kung gusto niya sabihin. Yari ka. SB mabait, lang. Mabait pa si Ishe sa'yo, ha, Kasahari. SB lang. Niyari mo si Doge. Pero mabait pa rin sa'yo si Ishe. SB lang, tatahimik ako. Eto, fifth pick naman ng TNC. Yung can help control the team fight para sa kanila. Inaantay natin. Pwede rin actually TA eh. Pero sobrang, I mean Ogre. Pero sobrang kulang nga sila sa team fight control dito, if ever. Saka makakait na naman si Kuku eh, nung magkumag-ogre siya ulit eh. Ooh. Yung kabila, Millie. Sorry, na Ancient 5 lang daw siya. Ancient 5 ba siya? Ancient 5 ba yun? Parang hindi naman eh. Baka naging Ancient 5 yung party ka, kakasama niya kay Doge. Ah! Di ba Ancient 5 lang yung max ngayon? Pero yung solo is... Hindi ko na naman sabihin. Mahimig na lang tayo. Eto. Pick 24 seconds for TNC. Naalala ko nun nung ano, kasama ko si Kasahari pag nag-request to ano, request to join party. Nag-invisible ako eh. Ayan, Centaur nga, tama tayo. Actually, tama nga tayo, Centaur War Runner. And then insta-pick. Oh, Meepo! Ay. Mahusay, coming from a Fnatic, Abed, Meepo is back. And one true counter kay Anti-Mage din to. Yes, and Templar Assassin. And of course, yung sa Centaur Stampede. Oo. Net pag na-net, di ba? Napakaganda nito. What a way to kick things off para sa ating first qualifying team. Diyos ko po, it's going to be MP and Abed. PA Meepo versus etong Armel, Gabi, Templar at saka Anti-Mage. Na-promote na ba 'to? Na-promote na 'to? Sino? Ito yung ano, game natin. Promote mo 'yan, Meepo. Promote mo 'yan, Meepo. Mahusay. Abed, Meepo is real. Ang tanong,
may asim pa ba mm-hmm. yung Abed Mipo? Malalaman natin yan. Diyos ko po. Iba mag-mipo si Abed eh. Kaya oo. Wala kang tula kabigin talaga eh. Mm-hmm. Pero not like his usual mipo with the execration. Mm-hmm. Yung mipo niya kasi, all in yung composition on the mipo. Yes. Not like this time na si MP is going for a carry himself with Phantom Assassin. Mm-hmm. Tama? Mm-hmm. So dati kasi ang gamit niyan, magkikerry Tidehunter, magkikerry Slardar. Kumbaga someone who can complement mipo. Mm-hmm. Diba? Ano yan? Mamaya, later part. Later part, later part. Ano yun, ano yun? Exchange oh. gift. Bawal sabihin, ha? Okay. So, stay put. Finalize na ba yung date? Finalize na yung date? Hindi pa, hindi pa. Oh. So, ayan na nga po. Yung ating core. Mamaya, babe. Babe. Mamaya. Game na. Let's do this. Oh, game number one was taken by Fnatic. Mm-hmm. Game number two naman was for TNC. So now, sabi rito nung nga tropa natin na magandang bakbakan to. For sure. Oo. For sure. Sarap niyan kapag bato ng SS ng Lich King, sabi. Mm, pwede rin. No, tama, actually. Maganda, maganda. Saka yung ano, yung frost armor na naman. Kunyari, kung if you try to go to TA, oo. Yung frost armor maganda. Saka si TA din kasi natural hurricane pike builder, so he can distance himself. Pero excited na ako rito. Jabs Bane, Abed Mipo, Ice Brewmaster, signature din ni Ice yes. yan. MP, Phantom Assassin, and then DJ on Rubik. Alright guys, aside from TNT, you have Ninja Boogie once again playing the Lich teams on Shadow Shaman, Armel on of course, Temper Assassin ulit, Gabi on the Anti-Mage, and of course, Kuku will be playing Centaur. Centaur Warrunner, eto na nga po. Diyos ko po, Teams ES 2016 daw. Abangan natin yan, just colored. Mukhang nagkakaroon sila nito ng ano, mga internal talks. Ha? Mm-hmm. Yung sila lang nakaka-intindi. Pero, ano, Wraithband Builder, isa rin sa mga rason kung bakit naging popular si Mipo. Pero ano ah, nung lumabas yung patch, sobrang ganda ni Mipo. And then, na-nerf siya nung B. Na-nerf siya nung C. So, tignan natin, will it still be the same? Lumaki na yung mata ni Abed nung pagka 7.20. Oo, eh, no? Ang ganda na. And then, natulog lang siya ng isang araw. Nalungkot na nalungkot. Oh. Sunod-sunod bigla eh. Mali daw yung post sa FB. Uy. Eh, sino ba nag-post? Ikaw na naman nag-post sa FB ah. So, ayan na si Abed. Nagkakatipan na rito. Ang maganda kasi sa Mipo, kaya counter siya sa AM, is that blink dagger lang, he can easily, actually, wala nga, kahit wala nga blink dagger eh, once tumama yung net, mm-mm. easily lockdown ni Anti-Mage dun eh. Yeah. So, abangan natin to guys. For sure, aabangan natin. Not only the Mipo, but of course, the Brewmaster. The whole game itself. Oh. And how will TNC react? Yes. To this Mipo pick. Sa spike nitong si Abed. And kita mo si Jabzo already giving space para kay Mipo para hindi mawala. Mawalang bahala yung kanilang pag-pick ng hero na to. Mm-hmm. Pero Abed mid lane, kaya ba niyang isustain yung sarili niya dyan against this dual lane ni Teams at ni Armel? Malaking bagay din yung Templar sa nito ni Armel. Nakita mo kung marami siyang farm, kaya-kaya niyang follow-upan yung mga stun ni Kuku, yung mga initiation ni Teams, di ba? So, kaya ito, nag-upisa na agad dito si Jabs just to make sure also na maharas niya si Abed. I mean, si Armel, not only, masustain niya si Abed dito. Naglalast hitan itong dalawang support na to, pero lamang Shadow Shaman dyan. Base damage really is high para dito kay Rasta, pero gusto yata kumuha ng kill. Hindi lumapit yung Mipo ron. And ayan, Aether Shock. And then the Shackle First Blood makukuha ni Armel. Nagkamali ron si Jabs. I think he didn't expect Teams to be level 3. Level 2 agad. Level 2 agad. Early advantage for Templar Assassin. Pero nagbabalik yung Bane. Sabi niya kay Mipo rito, pre, hindi kita susukuan. Andito ako para sa'yo. Pero si Teams, wala na siyang mana ngayon. Pero he can still provide yung right-click damage niya. Yung can protect itong Templar Assassin. Sabi nga ni Teams dito, to serve and protect. Ayun yung logo ng ating PNP. Yan. Yes. Walang LAPD rito, PNP pa rin. Eto na nga, Armel.
So far, so good for both of them. 11-0, tas 10-1. So we are in for a great game. Anti-Mage naman 7-0 against Phantom Assassins 5-0. Yeah. Balansi-balansi, no? Unang rate pa, nakakuha na agad dito ni Meepo, ha? So, unti-unti na lumalas yung stats yan. Sakto pa sa kanya yung rate ban, no? Dati kasi, pag wala kang Aghanim Scepter, hindi maapektuhan yung mga Meepo illusion mo ng stats. Yes. Ngayon, kahit wala kang Aghanim, okay na yun. Plus the fact na pinalakas pa, inamplify pa yung mga rate ban dito. Oh. Diba? Diyos ko po. Diba dati, ano, Dragon Lance yung ni-spam, diba? Automatic, oo. Dragon Lance. Dragon Lance tsaka Tyrael. Dalawa ng Meepo rito, nagbibilang tayo. Pero yung first blood nga na kuha ni Armel. Kita mo yung cameraman. Eyes is always on that Meepo, diba? Crucial eh, no? Kilala niya eh. Kilala niya si Abed eh. Pero top lane yata, let's see. Hindi. Habang wala pang ratsadaan dito, let's see our bracket. 1-1 nga. Manalo rito will qualify. Top lane, saglit. Ninja Boogie. Na fade ball pa pero hindi nakaabot. And now Anti-Mage, inuubos yung mana. Ito yung problema pagka hindi ka nakakuha ng kill against an Anti-Mage sa lane. Ubus yung mana mo, ubus yung consumables mo, no? Yeah. And with consumables kasi comes harassment kay Anti-Mage. Yes. Pero pagka walang skills, makakapag-free farm na makakapag-free farm itong Anti-Mage. Saka tawag dito, how many times did it happen na yung Lich Frost Armor lagi siya nabubuhay or naililigtas niya yung teammate niya. Yung damage reduction is sobrang pabor na pabor. With this Lich second skill, yung slow din niya at the same time. Kaya, kita nyo, hindi pinapakawala ng TNC itong first pick na Lich na ito. Automatic yan. Yung Sinister Gaze din niya, ang laking pang delay ng, ano, ng, let's say, ng Brew Split or... Yung like, Sinister Gaze ba, tanong ko, is for one hero only or EOE yun? One lang, one. One hero, okay. So, eto na nga po. Shadow Shaman, nakita rito. Yung Bane ba to? Yes, it is. And then, winalis ni Kuku with his Centaur. And kita mo naman, top net worth na naman dito si Kuku with 27-5 while si MP 15-1 dito. Kasi nag-start din si Bane Elemental sa gitna, so wala talagang katulong si MP dun sa baba. Crucial dito na magkaroon na magandang early to mid game itong Fnatica kasi late game though, kaya nilang konta si Anti-Mage, mas magiging mahirap for them to do so. Yes. Kasi pag nakakabunan na sa'yo ng Manta style dito si Anti-Mage, makakawala at makakawala na rin siya dyan eh. And ito na nga, Beastmaster. Bane goes down again. He needs to walk back. And 5-minute rune, bounty rune. Nakuha rito ng Fnatic tatlo. Delikado pa si Teams. And Teams mamamatay together with the bounty rune na nakuha ng Fnatic. It's a really good timing for them. Kita mo naman, kagandahan ni Meepo. Pwede niya ipang-contest yung isang Meepo niya and then back to laning phase ulit yung isa pa. Diba? Pang-contest slash harass. And eto mid lane. Kakapatay lang ng Shadow Shaman dun sa may bounty area. Andito na kagad yung dalawang Meepo trying to harass and get farm against Armel and his TA. Dito mo, kahit na lamang sa CSC Meepo, pero may ano naman, 10 deny naman dito si, ano, si Armel dun sa TA niya. Tingnan natin kung sino yung una mag-scale dito. Ah. And network-wise, kita mo naman yan, lamang yung Centaur and Templar Assassin. Yeah. If you're the Meepo user, parang Alchemist yan eh. Regardless what happened, you should be one of the top net worth natin. Diba? Pero si TA din kasi, lakas din ng power spike niya dun sa, ano, sa farming niya sa jungle ngayon. Plus the first blood. Yes, the first blood pa kanina. So, tingnan natin ha. Kung ano kayang first item, is he gonna go for the tanky build or early blink dagger kaya ito? Pero parang natatakot ako talaga rito kay, ano, kay Meepo. Apat na rate band na kagad siya. Ooh. And then magkakaroon siya ng tatlo in a bit na Meepo rito. Yeah. Abangan natin yan. Armel talagang focus din. Ito, nakita yata si Teams. Merong net yan in a few ha. Nandyan yung Lich. Hindi, buti hindi tinuloy ka mo na Meepo yun. Crucial din dito yung level 6 ng Lich. So level 3 pa lang siya so far. Anti-Mage naman. Double rate ban will go for the power threads. So far so good for both squad. Pero so far, pinakamagandang laning phase pa rin is on the TNC. Si Kuku is farming. Maganda, decent din yung lane ng Anti-Mage. Hindi siya namamatay doon sa taas. And of course, si Templar Assassin. Ayan, hindi rin siya namamatay doon. Pero mga cellphone ko, Rick. Thank you, thank you. Pero ito, Brewmaster top lane.
So far, hindi niya na gagawa yung trabaho niya in harassing yung farm ng anti-mage siya. Nabik na rin kasi yung Bruma sa early, pero meron tayong Hex, Shackles, mukhang si... Hoy, double edge. And then yung stun, again, Bane, jabs, went down. 1.1k viewer din daw si Alo, kahit bobo, o nga no. Eh, 18 kami. Ayan na nga yung Stampede ginamit na. And another kill, MP, big kill on the side of TNC to. Nakakuha nila yung carry nung kabila. Wala silang pang respond eh. Anong gagawin ni Rubik doon kung mag-TP siya? Wala. That's three heroes sa side ng TNC. And then the Bane Elemental, nakuha na nga naman aga. Brewmaster still trying to get yung early level 6 niya. So wala talaga silang, wala talagang tutulong doon kay ano kanina, kay Phantom Assassin. If you want to see Alo, nasa tingin ko naman ayaw nyo, pumunta kayo sa channel niya, Focus Fire sa Facebook ha. Pakisabi, huwag nyo na ituloy yan, Kamo. Huwag mo na ituloy. Dumikit ka kay Kuya Nick. Ha? Kamo, sabi mo sa kanya. No, Kuya Nick, no viewers. Ha? Pakisabi, Focus Fire Gaming Facebook. Eh, nakita ko kasi yung channel niya dito. Nainis ako na naman eh. Pangit eh. Eto na nga po. Back to the ball game tayo. Meepo naman. Limang null ay nami na raid band and will go for the boots, I think. Gabi, limang raid. Ay, apat na raid band. Mm-hmm. Ay, ay, ay. Tignan natin, will that be worth it? Tignan natin, kailangan niya ng katulong eh. Online na rin yung Bruce Play dito ni Brewmaster. Tignan natin kung mag-rotate si Ice on this hero. Pero so far so good. Dalawang Bracer naman to start it off. Pero anti-mage, steady lang, kumbaga. Kahit na hindi ganun ka free farm yung anti-mage, parang panatag yung loob mo basta hindi siya namamatay, no? Saka wala ding mana si Brewmaster dito. Mm-hmm. Wala silang panghabol kung sakali. Kailangan niya either mag-shrine or something else para... Oo, tama yun. Tama yung suggestion nito. Gawin nyo dalawang tab, di ba, sa mga hindi naka-cellphone. Para sa mga naka-PC, tab 1, Tamago. Mm-hmm. Tab 2, si Alo. Oo. Para yung mga sinasabi namin dito, ma-chat nyo sa kanya na mabilis nang masakta na yung hinayupak na yun. Demonyo. Demonyo yun. Naghahanap buhay yung tao ko yun. Hanap buhay. Mukhang patay. Hanap patay ba? Eto ng mga Centaur War Runner. Meron ulit siyang Stampede dito. Hindi rin siya nahaharas sa kanyang lane. One of the top network natin, ang kuya mo. Kukunin na yata ako ng bata mo. Ay, hindi nakita. Yan? Ayan, si Halik, ko. Oh. Inasabi sa akin yung next door. Nagre-recruiter yan, ha? Hindi, sinasabi lang niya yata. Sharing lang. Uy, gusto kumuha ng courier doon, pero yung anti-mage. Paano yan, kuya Nick, yung tatlong babaeng player, yung caster mo ito, player kaya nga, tatlo lahat kayo. Pag lahat kayo apat, sumali. Actually kayo, apat eh. Pag may sumali. Oh, lahat sali yan. Ubus ang caster, ubus ang analyst talaga. Yun lang. O nga, no. Tagban ng ano rito eh, sa Pilipinas eh. Banang girls tournament eh. O hindi ah. Lugi kami eh. O hindi ah. Kapopromote ko nga lang. Kaya-interview ako. Napalaman may interview. Okay. Ano sabi ko lang dun ano? Sa ano, kailangan pa ng babae sa esports industry. Huwag naman sabay-sabay. Invitational lang. Scheduling. Naku, eto na ang unang death ng anti-mage. And then, ayan na nga yung net. And then, sleep. Let's see kung makakapag-blink out. Another net to lock down anti-mage. Lumaban, pero uy! Hindi nakapag-mana. Wala pang mana void. It's his fault not getting mana void. Oh. And Ninja Boogie naman next. Ah, ayan, yung surge. Yeah. Nung Panda rin, so nakabawi bigla. Etong Fnatic, tier 1 tower bot lane naman, nakuha ng Templar. Meron na siyang Blink Dagger. Sinusundan niya yung Phantom Assassin, pero no kill potential. Mm-mm. Pero okay ah, yung unang skills dito or nakuha nila si Anti-Mage plus the Brewmaster na rin. Nagamit niya yung ultimate niya doon. Pero tawag dito, let's see yung rotation dito ng TNC. Kasi yung Master Print Ward is not available yet para sa side ng TNC. Which is, pwede pa rin nilang gamitin. Pero oy. Uy, nang ano lang, nang haras lang. Hmm. Pero walang tulog siya rin ah. Oo. Kailangan pa nila ng isa pang rotation kung gusto nila makakuha si Centaur. Pero I don't think Centaur is your target. Uh-oh. Kung gusto makakuha is... keep ano keep ganking anti-mage and Templar no para di makapag-snowball yung dalawang heroes na yun. Saka ano more vision sa jungle pero delikado. Aray! Patay ano yung Bane and sila pinakakuha ng kill dito. Yeah. Shaman plus etong Templar, nice warding coming from the dark side. Si Dendy po lumaro, natalo sa qualifier. Eto na yung mga besi ni Makay, mga Serpent Ward. Sila yung lumilimitan ng pwedeng galawan ng Meepo by getting early tier
I mean, ito, dalawang tower pala naman to, pero tier 2 na kagad, 11 minutes pa lang into our ball game. Here comes Brewmaster, may lift, center, Stampede wasn't used. And di pa nakuha yung tier 2 tower dito. Kailangan mag-bail out. Naku. Ng, uy, nahuli pa. Sino to? Templar? Ah, si Teams. Shadow Shaman goes down. Yeah. Gandang nightmare dun. Pero, eto. Si Mipo, hinintay natin yung Blink Dagger. Pero may ultimate na pala, ah. Si Lich dito. Lapit na. 2K lapit gold na lang. Kita mo yun, no? Bebenta niya rin isa dyan. No? Benta mo lang ngayon. Para magka-Blink Dagger ka na, no? Oh, pwede rin, pwede rin. Di mo na kailangan yan, eh. Kasi magta-transition ka na rin sa next item mo mamaya. Tanong ko kung anong after ng Blink Dagger, ano kaya ang bubuin niya? Is he gonna go for the Ethereal E-Blade again? Or tingin ko Hex is not even bad. Oo, tama ka ron. Habang wala mga BKB rin, pero eto na yung gank on the side of Fnatic. They would like to contest this free farm. Ayaw pati tinag ni Alo, Kuya Nick. Oo, oh, pakisabi sa kanya, Kamo, 19K kami, 1K ka lang, times 19 kami. Kamo, numbers don't lie, sinungaling ka. O, yan na. May blink na yung ano. May blink na rito yung Rubik ni DJ. And Chain Pros! Ay, ay, pero may stolen blink, may stolen blink. And then Stampede. Kahit may defensive slip, man, na Void will be killing Bane. Pero ang kapalit naman doon yung Snitch. Not bad for Anti-Mage. Oo. Nakataka siya. Yeah, yun yung importante doon eh. Yung nakalis yung gank. And you showed 4 heroes doon sa top lane. So now, komportable si TA na mag-farm at same time si Centaur din dito sa bottom na tignan natin. Si Centaur now has the new item, the blood yung taras. Yung sa taras. Yung resi, yung mga components yeah. Ring for of taras. Ring of taras. Ring of taras. Yes. Abangan natin yan. Uy, yung potential nga pala ng Roshan dito ng Fnatic ha, is meron din. Same with TNC kapag napag-deso na dito si Templar. Templar. Speaking of which, 1 Mithril Hammer away na lang siya para sa ating Desolator. Tier 1 tower mid lane, kinukuha na. Panda rin, Brewmaster off. Wow, Blink Dagger. And then the lockdown coming from Fnatic. Way too much. Grabe, hindi niya in-expect na. Akala ko may blink na siya, no? Si Rubik yun eh. Kasi hindi napansin niya. Pero at least, I guess ginamit niya yung fog vision doon sa may gilid kayo na kaya hindi siya napansin ni DA. And now, they are going for the Roshan without a Templar Assassin. Malayo yung Centaur. I doubt na pwedeng pumalag rito yung TNC and Fnatic taking advantage. Pumuporma rito yung TNC. Pero can you really do this? That's the question. Mass Serpent Ward para magkaroon ng vision. There you go. And then yung Chain Pro sinantay natin. Ayan na nga yung Mass Serpent Ward din. Patay rito yung Lich. Shadow Shaman. Hindi na matay pero still, he will fall. Ayan na rin yung Bruce Split. Templar Assassin mabubuhay in 3 seconds. Centaur next target. Phantom Assassin nandyan. And then, ayan na yung Mass Serpent Ward. Kuku Delikado. Asan na yung Stampede? Walang Stampede dun. And yari yata yung TNC rito. Cooldown pa yung Stampede kanina. Yeah. Yun lang. And wala siyang Blink Dagger. So, how are you gonna go inside the pit? Mayroong telekinesis. You have the net coming from the Meepo. Meron ka rin Nightmare from Bane Elemental. Pain's Grip is also available. So, ang dami nilang pang-cancel sa kanila. They don't have the TA who was the initial damage inside doon sa pit. So, hirap na hirap talaga yung TNC doon. They forced it too much yung contesting yung Aegis doon ng Fnatic. 19 minutes na, pero as you can see, wala pa rin, I mean 15 minutes na, pero wala pa rin Battle Fury. Itong si Anti-Mage. Kailangan niya pa nung Demon Edge, and which is 2,000 gold pa. Oh. Ayan na nga. How are they going to come back after that huge Roshan na nakuha dito ng Fnatic? Kasi with this, si Meepo with the Blink Dagger, ang lakas ng loob niya ngayon na mag-go in, solo kill. He can solo kill almost anyone sa side ng TNC except kay Centaur. Ito na nga. Tignan mo kanina, nasa channel na ngayon, meron ng laptop. Oo, grabe naman si Kuras. Papayaman talaga. Ayan, nakita nila si MP. Pero good thing MP didn't go in kasi meron niyang Observer Ward sa gitna. I mean, sa baba. Ayan na nga, ginaw si Gabi rito. Pero ayan na yung Hex. MP na sobrahan. Mana Void binigay. And MP will fall. Big kill. Pero Centaur nakapag-stampede. Mamatay ba? Hindi, nakatakas pa. Walang blink dagger. Ay, na-juke. Crossover lang, pero may blink dagger si DJ. Blink into lift. And then Aegis nagamit pa. Chain Frost yata ba yung Ninja Boogie ginamit. And then eto, gusto nila patayin. Round 2, yung Meepo. Mina-micro nila. Eto na yung mga TP. Pero Meepo, ready. Abed, kaya nyo bang mag-sustain dito? Patay yung Shadow Shaman. Wala rito yung Anti-Mage. And then na Templar Assassin. Ayan na yung blink dagger. Psyblades.
Hindi pa namatay si Ice doon. And now Ninja Boogie, no chance na mabuhay. Ay nakuha si Ice. Pero Meepo, eto ang next target niya, Templar Assassin. Nakapag-stun. Pero kaya ba nilang pumatay dyan? Kaya ba nilang pumatay? Ay, na-sleep! Ah, Pins Grip. Pins Grip. Eh na nga. And Centaur dito. Delikado. Kumu-crossover sa mga net. Pero eventually, nahuli pa rin siya dyan. Pero ayaw yata. Hindi nagpahuli rito yung Meepo. May hoop stomp. Yung Centaur. Pero eto ang nakuha niya sa likod. Etong Bane ni Jobs. Kaya ba nilang patayin? Anti-Mage already here. Gabby will secure, I think, the kill. Ayan na nga, with the Mana Void and 300 gold short na lang siya para sa kanyang Battle Fury. Pero can he really chase yung farm nung Meepo rito? Yeah, so really good engagement. I think medyo na-waste yung Mass Serpent Ward from Teams on the backside, no? Kasi ang ganda na eh, yung Chain Frost from Lich, securing yung Aegis of Immortal, so that is one life down for the side of Meepo. Unfortunate nga, hindi nabakapan si Teams doon dahil they were too busy trying to focus si Brewmaster naman. The kamuntikan pang mabuhay. Oh, hindi dahil dun sa right click nung Tori kanina, di ba? So, 13 and 10. Dikit ang laban natin. Pero yan na nga, Ethereal Blade nga yung binuo. Para kasi sa Templar Assassin din yan. Oo, maganda diba? Rin. Oh, so, isang mabilis na YouTube shoutout habang wala pa nangyayari dito. Ayan. Ishigo. Iansky Kagiat. Ayan, pa-shoutout naman po sa lahat ng tiga FEU Tech. Salamat po. More subs to come. Yo, ito porque taga FEU, shoutout eh. Yung TD natin eh. Oh. Wala na pa-shoutout lang naman yan. Hindi naman yan any other shoutout eh. Diyos ko. Ayan, na-stall yung hoop stomp or double edge yata ron. Naka-ice armor yan. Gustong kunin. Stifling dagger on the way. Pero hindi. Makaka-blink out na yung Centaur. Why didn't... Akala ko, hindi ka mag-blink out eh. Oh, binibait lang niya. So, good space para kay Anti-Mage. Same time, Meepo. Grabe si ano dito, si Abed. Yun yung kagandahan with this hero. You can farm yung ilang Meepo mo and then you always have that one na pwede mag-initiate sa teamfight. Good thing nga, nag-threads or Facebook siya dito eh. Kasi kung nag-BOT pa yan, di ba? Grabe yung global presence ni Abed dito. Dati kasi talagang BOT eh, no? Ayun, threads. Dati kasi BOT talaga, mga sir. BOT Aghanims. Pero ngayon, hindi na kailangan ngayon. Kasi lahat naman ng Meepo niya, meron ng stats. Yes. Kaya na mag-farm. Ayan, abangan natin yan. Guys, Anti-Mage now has the Battle Fury after how many space and minutes natin 17 dito? 17 minutes niya nakuha yung Battle Fury. Ang decent timing for that one with the power threads is 13 minutes. Oo. So, 4 minutes delayed yung Anti-Mage given yung multiple kills or 1 kill lang ba yun? Isang kill lang na nakuha niya sa Meepo. So, abangan natin dito. Next Roshan, of course, is a thing to watch for both sides natin ito. Delikado kung makuha na naman to ng Fnatic. Tier 2 yung tower nga yung kinuha, pero tier 1 naman sa mid lane. Yes, good. Kinonek dito. Yeah. And kinomit din yung Mass Serpent Ward para makuha yon. Tawag dito, limang hero eh. Sama-sama na sila dito. Kung mag limang hero, nagpo-push ng tier 1 tower. Same with the top lane, tier 2 tower naman. Pero of course, lumamang dun yung Fnatic since that is a tier 2 for a tier 1. May Yasha na rin. Etong si... tropang sino pa to? Anti-Mage. Oh, maya siya na siya. Si PA din, kakukuha lang niya ng deso niya. Medyo mabagal, pero of course, medyo hug din kasi sa farm itong si Meepo. Mm. Sobrang bilis niya mag-farm sa jungle. And then, tignan natin dito, naka-smoke ang Fnatic looking for a kill or blood. Ang ganda ng vision nila dito. They see exactly si Anti-Mage. Kitang-kita nga, pero nandiyan din yung Centaur, ha? Nandiyan din yung Centaur. Ayan na, pero aabot ba yung Centaur? Hindi na yata aabot. Stun! Chain Frost, patay yung Anti-Mage. Pero Meepo, mamamatay din yata. Ayan yung damage yung Templar Assassin. Meepo will fall. Nahuli si Emperor rito, pero Brewmaster nandiyan din. Buyback by Leech. Templar Assassin, kailangan mag-ingat. Tatlo na lang sila nandiyan, pero may na-micro sila rito. PA damage, critical is there. Three heroes down. Dalawang support ang nabuhay. Team wipe yun. Pwera lang sa buyback nun, Lich. Yeah. Umpisa pa lang eh, wala na agad si Anti-Mage on that engagement. Doon nakakuha nga nila si Meepo, but they gave lahat ng damage nila on that one hero side ng Fnatic. Kita mo, hindi pa na commit yung Primal Spit doon and kumbaga TNC was already on the run bago pa i-commit ni Ice yung kanyang Primal Spit. And they are now going for the tier 3 tower. 21 minutes into our ball game. Kailangan nila mag-ingat. Mabuhay na rito, multiple heroes on the side of TNC. Anti-Mage, Shadow Shaman, tsaka Centaur War Runner. So tier 3 lang ang nakuha nila. Anti-Mage kailangan magtuloy ng farming dito.
Grabe pa rin na ibibigay ni Ninja Boogie dito, ano, yung Frost Armor. How many times yung Frost Armor save his life, save his teammate, or delaying the damage, plus yung Tore din. Grabe yung pandelay niya ng push dito ng, ano, ng fire. Kasi I guess you can say na wala din si Meepo. So they don't have that heavy right clicker on the tower. Pero still, malaking tulong rin yung ginagawa na yun. Oo, saka yung Vision. Vision, of course, set it up the gank or yung kill coming from the Fnatic. Kasi kapupush din ng tier 2 tower. I think that's quite a mistake side ng TNC. They know that Fnatic was, everybody was on the top lane. So for sure, may Vision doon yung Radiant side. Unfortunately, hindi nila na-deward yun and came to the favor of Fnatic. And eto na nga, 18 and 11. Kita nyo naman yung last pick effect ng Fnatic. Oo. Mahusay yung Meepo na pick na yun versus either Templar or Anti-Mage. Yes. Abangan natin yan. Pero of course, Anti-Mage, he's still a late game hero. Tignan natin, can he carry his team going into the late game? Pero we are seeing Ayan, sa gitna. May plano sila rito. Ayan na nga. Pero may counter ha. Center. Uy, yung ganda defensive sleep. Pero meron pa rin shackle dyan. And makukuha pa rin nila yung Brewmaster! Nakapag-split pa. And now, delikado yung Templar. Nice sustain on the side of Fnatic and Centaur na hurl boulder. Net to follow, hindi na kinailangan two cores down. Ano nangyari ni Ishii? Yeah, yung Nightmare from the Bane Elemental na delay. You also have the Pin's Grip. Tapos nakakuha pa ni DJ yung Shackle from the Shadow Shaman. So, naging kapalit si Centaur. It didn't have the burst damage. And unfortunately, si Anti-Mage, he tried to join the team fight. So, he was not farming. He wasn't pushing the tier 3 tower. So, kumbaga, yung TNC, sobrang nalugi sila sa engagement na yun. And eto na nga. They will continue what they... Wasak yung Shadow Shaman. Buyback by Templar Assassin. Pero when they really do a thing here, and yung Temple, yung Phantom Assassin, talaga nag-spawn lang siya ng Stifling Dagger from distance, ha? Oo. Mid-Rax already down. They cannot transition bottom kasi may Tier 1, Tier 2 tower pa. So, Fnatic getting the advantage dito. Yeah, it's really good. Yung mga support, they didn't just farm. They didn't just go with the lane. Try to get their next item. Pero what they did was stay behind the trees, the fog of war, sa likod ng Brewmaster. So unless nung nag-gank si Ice, Fnatic was prepared to delay the damage para makapag-primal split itong si Ice. Crucial yun, no? Sobrang crucial nun. Especially in this late game, lagi ka makakita ng gank and pick-off since pa-online na nga yung Roshan soon. Ayan, so that's a huge engagement na naman natin mamaya kung sino ang makakakuha ng next Aegis and Cheese. And as we continue rito, inaabangan natin kung paano makakapag-farm yung Anti-Mage. Pero slowly but surely, sobrang tahimik, Phantom Assassin. Siya naman ngayon yung nakakakuha ng farm. So after neto, mayroon na magka-qualify. The loser naman will not be eliminated agad. They will wait for the winner ng Mineski at saka Boom na currently nangyayari. Lamang ang Mineski ngayon 1 and 0. Pa-check nga ako ng update doon. Abed naman. Eto, mukhang mag 2-0 yata. Mukhang Mineski yata yung lalaban. Oo. Templar at saka PA din, oh. So, Manta style, next item ng Meepo ay Armel. Nalimitahan yung effectiveness niya kumpara nung kanina, no? Ang tagal ng next item niya. Kanina sa top 2 net worth natin siya. Ngayon, he's in the 5th place sa net worth natin. Ilang beses siyang siya kasi yung kailangan sumali sa teamfight. Siya yung burst damage. Siya yung heavy damage dealer for side of TNC. While si Anti-Mage, you know, he's still farming and split pushing dito sa mapa natin. Ngayon din ba lower bracket, sir? Yes, sir. After nito po, lower bracket naman tayo. Tatapusin po lahat ng Southeast Asian qualifiers ngayon. So, after today, malalaman natin kung sino yung dalawang team na papasok for the Chongqing Major. Yeah, they will go for the bot lane. They'll be thinking that solo lang yung Anti-Mage dito, pero hindi. Nandyan yung Centaur. Nandyan yung Shadow Shaman. Ayan, gustong kumuha ng balance na Rax, pero magdedepensa rito yung Fnatic. They get the Fortify, and then nag-rotate din yung multiple heroes. Roshan is alive. They want to kill this one. Pero walang Mass Serpent Ward. It was committed doon sa bottom lane. GG, well played na. So, 2-0 na po. Mineski versus Boom ID. So, Mineski na waiting kung sino yung matatalo rito, and they'll be facing each other for that last slot ng ating Chongqing Major C qualifiers. Ayan, meron ng Observer Ward. Nakita si DJ doon. Nag-iingat tong
si Anti-Mage. Pero will it be rewarded? Yes, sir, it will. And Roshan, now being taken, Aegis Cheese. Advantage, gustong makuha ng Fnatic. And sobrang bilis ng Meepo. Already with the Manta style. Too late na to kung kukontest mo nila. I don't even think na gusto nila i-contest to after this advantage na nakuha nila dito sa melee racks. Ayan, kailangan nila ng depensahan yan. Si Shadow Samo, nung maasya na lang siya sa split push dito eh. Yung team fight ng ng Fnatic is lumalakas na nga with this Meepo, with this much item. May Manta style na nga pala dito si Abed. Oy! Nag-blink in. Sino to? DJ? Si DJ. Uy, napag-go center. Pero may mana void. Split ginamit. Delikado rito si Gabi. Pero nakatakas yung anti-mage dito. Gusto niya mag-blink out. Delikado yung Meepo. Hinahabol siya. Andyan din yung Phantom Assassin. Pero no. Hindi mangyayari yun. Sobrang palos dito ni anti-mage. Which is a good thing for them. Yeah. Ito na lang yung kaya nilang gawin. Delay the high ground push sa side dito ng ng Fnatic. CTA naglalagay nito ng mga traps niya para pang-cut ng creep wave. Anti-mage also doing the same thing, cutting the creep wave, pero ang laking space na ginawa niya dito. At least kung magta-try mo mag-siege ng high ground soon yung Fnatic, kailangan nila maghintay bago mabuhay si DJ. Oo. And buhay na rin yung mga cores dito ng TNT. And Shrine kinukuha na rin dito ng Fnatic, furthermore amplifying their advantage against TNC. Mukhang tatlong TNC game yata mapapanood nyo ngayon na kung matatalo sila rito. Oo, kung sakali, no? Pero sobrang draining nun, no? Oo, sobra. Pero ang good thing is that hindi lang kayo yung tatlong games, pati yung kabilang team. Mm-hmm. Diba? May points ba agad pag nag-qualify? Yes, sir. You have already 75 points. Regardless yun. Regardless kung manalo parang, or matalo kayo. Parang ano, parang yun yung sa school, yung palakol. So ito, nag-hold ng high grounds itong TNC, pero outer tower already gone for them. Nakakuha na kagad ng Fnatic yan. Parang same scenario kanina, nag-anti-mage yung TNC. They couldn't withstand or di na nila kayang kalabanin ng team fight yung kalaban. So split push ang nagiging palagan natin dito. Anti-mage cutting the creep wave. And trying to, kasi wala naman BOT heroes dito sa side ng Fnatic, so yung split push talaga ng TA and ng anti-mage is pumapabor for TNC. And nothing special on the way for TNC, while Fnatic dito yung Meepo magkaka-hex na, Brewmaster will go for the heart, pero medyo malayo pa yan. Phantom Assassin, BKB Deso, and then Basher, and then Rubik Blink, Aether Lens, at saka Go Scepter with 1.5k gold. Yes. Initiated. Kaya ba nila patayin? Defensive sleep. Pero finally, nakakuha nila yung nila magawa kanina. And Jabs next to fall. MP ang next target. Pero may BKB si MP. And kailangan mag-ingat din ni Anti-Mage dito. Humahabol pa rin sila. Pero MP with the blink strike out. Pero good defense on the side of TNC. Yeah. Saka that time, wala nang pipigil kay Anti-Mage Dior or kung sino man sa side ng TNC. Kasi nga, nag-BKB na. So si DJ, he can't actually lift people sa engagement na yun. Si Bane Elemental, na-burst siya right away. Uh-huh. And then, pin-up niya rin yung third skill niya ni Anti-Mage. So kung sakaling ma-pins grip si Anti-Mage, may pang-counter agad siya doon. Wala pong 75 points sa qualifiers. Wala po sa qualifiers. Wala. Pero, once na makasali ka na sa main event, kahit mag-last place ka ron, meron kang automatic 75 points. So that's an assured 75 points. Basta makalipad yung team mo. Pero ito, Anti-Mage, may hex na yata yung Meepo. Ayan, nakita na rin Anti-Mage. And nasa mali yung position dun ni Gabi. He was really paranoid about the Radiant team na sasakupin yung jungle niya. Kaya nag-farm siya dun sa may Dire. Oo. I mean, sa Radiant jungle. And kasi ano na rin, pangkat na rin yun ng creep wave yun doon sakali eh. And now, Aegis pa, they'll force the buyback nung Anti-Mage. Abangan natin yun, guys. Now, the high ground push, 60 seconds. They could force the buyback. While si TA naman, split pushing dito sa top lane or top side. Hindi po siya nagpapakita. Ito, nag-TP na pala pa uwi. Gustong palagan to ng TNC. Eh, kailangan mag-commit ng buyback. Wala pang stampede dito yung Centurf. Ayan, meron na. And then, mas Serpent Ward. 20 seconds bago magka-mass serpent ward. Buyback status natin. Mas uy, naku, inunahan na kagad sila. Walang buyback in TA, kailangan mag-ingat. Leech goes down. Buyback dito by multiple heroes. Side blades gustong iasa dito, pero sa likod binabox out, sa likod naman namatay yung Anti-Mage kagad. Ay.
na backsock sila sa likod nung panda rin, and wala rin sila nakakuha ang kill. Here comes Fnatic, nandyan pa yung grip. Centaur goes down. Eto si DJ, pero merong ghost after yan. Still DJ will fall. Buyback dito by Centaur, buyback by DJ. Let's see kung paano sasagot dito yung TNC without the anti-mage. Diyos ko, mahirap to. Nag-expire na rin. Nagkamali dun siya, no? Si anti-mage. Nag-blink siya, pero wait lang, Hex. Hex, nandyan na nga, nagamit na, pero may counter Hex. And then the stun. Shackles, kaya ba nilang bigyan ng damage? Ow! Ready yung Meepo to blink in. Ano yung mga poof niya? Makunat yung Centaur, pero still, dusaw! Doon, pag tinamaan ng Desolator ng Phantom Assassin, nalulusaw sila. And now, nililockdown lang nila yung Templar Assassin. And they're wiping the other players on the side of TNC. Talking about Fnatic, ang gandang pasok na naman by PA. Pumiblink in, blink out lang itong si MP. And now, nasa loob na lang ng Will itong dalawang heroes ng TNC. And I think Fnatic will be the first one to qualify. Congrats coming from Ninja Boogie. And Fnatic will go back sa ating major with this win against TNC. Yes, napakagandang engagement. Yung pasok doon, una pa lang yung pick-off to set it up, yung high ground push nila doon. Napatay nila si Anti-Mage, so that one hero supposedly delaying the push sa side ng Fnatic is nawala. Now, the buyback came out and then they kind of baited out going on the Templar Assassin. Pero yun nga, siguro they thought na mag-go in sila na Hex or na telekinesis doon si TA. Pero nag-blink si Anti-Mage and I think hindi niya yata na-pop yung BKB niya. Kaya ayun, na-burst daw siya na isang na-hex, mabilis. Na-hex sa likod. So, story of this game is this is why you don't pick second pick Anti-Mage. Because it can easily be countered either the second picking pace or even yung fifth pick. And that's what happened. Yeah. Meepo was the perfect counter for Anti-Mage and Templar Assassin. Yes. So one pick countered two cores on the side of TNC. Sobra. Pati siya nga si Centaur eh. Yung stampede niya doon na-counter din, di ba? So that's it. Pero it's going to be El Clasico once again. Yes. Mineski versus TNC. All marbles on the line for that last spot for Southeast Asia dito sa ating Chongqing Major Qualifier. And huwag kayong bibitew kasi ngayon din yan. Mm-hmm. Okay, ngayon din yan. It will be casted by Tropang Shan and ate mo, Tita Alec. Yes. Okay? So, quick break lang tayo. If you want to watch Sir Mike, you can go to our YouTube page, Team Sherwin. And for replays naman, Lupon WXC. If you want to bet naman on that next match, you'll have the time to do so. Go to loot.bet, enter our promo code Lupon. Yung link is nasa Tamago chat and you'll receive 50 euro bonus. Okay? So stay there. Mineski versus TNC. Sa pagbalik namin, stay there. We'll be right back. Oh, shit!